Hi mga kabugis, magandang hapon. Sa hapon na ito ang topic natin kasi may nag-request sa paano mag-wrap ng Black Maria. Ang Black Maria, napaka-unique ng bougainvillea na to kasi naiiba talaga siya sa lahat. Yung dahon pa lang niya, iba na yung kulay niya. Bago tayo magsimula, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa ating mga new videos. Comment down below kung mayroon kayo mga katanungan. Ay, i-comment nyo lang para masagot natin. Okay, magsimula tayo. Ang Black Maria mga kabugis, maganda rin itong bulaklak na ito. Pero kadalasan, pag mag-grab ka ng Black Maria, dapat talaga na solo lang siya. Tulad dito, solo lang. Yan. Mas maganda kasi pag solo lang siya. Kasi, kakapal siya, maganda yung dahon niya, at saka maganda din yung magiging pagpalabas niya ng bulaklak. Kasi pag may iba't ibang variety sa isang puno, pangit tingnan yung Black Maria. Ganito talaga yung behavior niya kapag siya ay i-grab mo. Itong bulaklak na ito mga kabugis, sa paglabas talaga nito, sobrang daming naghahanap nito. Kasi kakaiba talaga siya. Parang kung makita mo siya, parang magtaka ka talaga kung bougainvillea ba to. Hanggang ngayon na marami pa rin gustong bumili nito dahil kakaiba talaga siya sa ibang mga variety ng bougainvillea. Maganda siya. Ito yung mga yung bulaklak niya kabugis. Yung bulaklak niya para siyang tanglong din at saka para ding butterfly. Kasi yung style ng petals niya parang butterfly, pero yung buka niya parang tanglong. Iba din yung dahon niya kasi may kulay maroon yung dahon niya. Iba dito sa ibang bulaklak variegated. Yan yung talagang kaibahan ng Black Maria sa ibang mga bougainvillea, ibang variety. Sa paghahanap ng sayon sa Black Maria mga kabugis, madali lang man patubuin yung Black Maria. Kailangan lang yung saktong sayon. Mayroon tayong nakuha dito. Mayroon ng nakalabas na sprout siya. Hindi masyadong bata din. At hindi rin masyadong sobrang tanda ng kanyang sanga. Ito mga ganito, okay na to. Dito siya itaas. Pag hindi kayo masyadong magaling, huwag kayo mag-grab ng ganyan. Okay na to ganito na sayon. Yan. Ang masyadong matanda ng mga sayon ng Black Maria mga kabugis, ito tulad ito. Matanda na yan. Yan, masyado na yan matanda. Ito din, ang masyadong bata mga kabugis, ito. Yan, bata yan masyado. Mga kabugis, ito yung mga gamit natin. Meron tayong cutter. Ito yung sayo natin. Meron tayong gunting. At saka blade. Meron din tayong pantali sa ating pag-wrap natin. Okay, magsimula na tayo sa pag-wrap natin. Dito natin i-wrap banda yung ating materials. Yan. Wala man tayong blade, katiri na lang natin. Kaya man siguro ito ng cutter. Tapos mayroon man din yung cutter dito. Ito. Linisan natin. Kailangan linisan talaga yan siya mga kabugis. Yan. Kasi pag halimbawa hindi mo yan nilinisan, lalo na pag nilagari mo, diyan magsimula yung molds na pwedeng mamatay yung sayon mo. Kaya ito na mga kabugis, yung birada natin yan. Sigurado, pag mag-wrap kayo, tanggalan nyo talaga ang tinik. Yan, tanggalan yung mga tinik nya. Yan. Pagkatapos, i-cut nyo yung baba. B-shape yung pagka-cut sa kanya. Para yan.
Ayan ang pagkat sa kanya mga kabugis. Ayan. Simplihan lang yung pagkat. Tanong ang iba, mas maganda tanggalin mo lahat 'yon, yung mga sa may mga sprout niya sa materials niyo. Kasi para walang kahati sa minerals yung sayon niyo. Pero kung tutubo 'yon siya balik na hindi naman masyadong malakapal yung tubo niya, okay lang 'yon na yung mga sprout niya. Okay? Tatlong sayon 'yon, tatlo din. Yan, hindi tatama sa pod at saka sa gitna na sa pod at saka sa cambium talaga. Yan. Yan. Tatlo. Gamit natin mga kabugi, silupin lang to kasi mas maganda talaga ang silupin pag mag-wrap ka, kasi pag magtali ka, pag halimbawa tape yung gamit mo, electrical tape, kailasan electrical tape, kahit anong tape dyan, kasi pag halimbawa pag bigay mo ng force sa kanya, may posibilidad na magalaw yung cambium, yung balat ng yung materials, hindi siya magpantay o sakto talaga na sakto talaga doon sa sayon. So sa dating posisyon niya, kasi kasi nakat mo, hindi siya magbalik sa dating posisyon niya yung balat ng yung materials. Yan. Simple lang. Kung kailangan ganyan lang. Yan. Pwede na yan, hindi mo putulin. Tapos ito, lagay ka ng silupin mga kabugis. Yan. Yan. Yan mga birada dyan mga kabugis. Tapos na kabugis, gumalaw na yung ilalim. Ang mixture ng ating lupa ay 60% coconut sodas at saka 40% na garden soil. Alam nyo ba kung bakit ganyan yung mixture ng ating lupa? Kasi pag halimbawa gamitan mo ito ng kukupit, ang mangyayari dyan, pag halimbawa magdilig ka, matagal madrain yung tubig kasi absorb ng kukupit. Pwedeng mabulok yung ugat niya dahil na hindi tutubo yung sayon mo, mamatay pati yung material mo. Kung halimbawa pure garden soil ka din, mahirap makadrain yung tubig, ang posibilidad mabulok din yun yung kuan mo, yung material mo. Kaya mas maganda ganitong klaseng mixture ng lupa mo para mabilis lang siya makadrain. Sa pagkatapos ng grab, pwede mo ilagay natin ito sa sidideria. Pero mas maganda talaga
na hindi talaga yung shaded area na parang sobrang dilim niya, hindi siya matatamaan ng araw. Pwede siya matamaan ng araw kahit yung hindi sobrang init na pwede siya matamaan para mas maganda ang tubo niya. May lagyan mo siya ng brown bag mga kabugis pag halimbawa talaga nabilad siya sa init tulad nito. Kasi nabali ito dito, girita na retouch. Nag-retouch tayo, tanggal yung bulaklak niya diyan kasi natamaan. Kaya binilagyan natin siya ng brown bag kasi masyado siyang nakabilad sa init ng araw. Kaya ito, hindi man natin lagyan ng hindi natin lagyan 'to ng brown bag kasi ilagay lang man natin sa shaded area. Diyan sa ilalim ng net mga kabugis. Kahit na nandito siya sa ilalim ng net, matatamaan pa rin siya ng kunting araw ng sunlight, tapos okay lang 'yan. Mas maganda 'yun. Oh, dito mas maganda mga kabugis. Yan. Diyan lang natin 'yan ilagay. Ito po yung ating mga grafted black maria na mga bougainvillea, yan. Okay. Yan. Ito siya mula na nag-graft 1 month and 15 days na to. Yan. Makapal na siya. Malapit na din to mag 2 months yan. Ang iba. Ito, meron dito yung bonsai style. Black maria. Hi mga kabugis, salamat po sa lahat ng inyong mga suporta sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers na laging nandyan para suportahan yung ating mga videos. Shoutout pala sa nag-request ng topic na to sa pag-graph ng Black Maria, si Sir Aldrin Mariano. Video tutorial naman po ng pag-graph kay Black Maria. Maraming salamat. At saka shoutout pala sa kang Janico Garcinilla. Maraming salamat sa inyong suporta. Thank you. God bless. Yan, ito din Black Maria, bonsai style.